And finally, fully verified na po yung GCash account ko. Kung matagal na at hindi pa rin fully verified, ay ganun po yung solusyon. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo ang solusyon kung 7 days na or mas matagal na yung lumipas at hindi pa rin na-fully verified yung GCash account mo. Sobrang tagal na nga yung lumipas at hindi pa rin na-fully verified yung GCash account mo, may solusyon na po tayo dyan at tutulungan kita. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Hindi pa rin fully verified kahit lumipas na yung 7 days, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months at mas matagal pa. Hindi pa rin po fully verified. Kaya kung ganyan po ang problema mo, ay may solusyon na po tayo dyan. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Bago po tayo magsimula, ay just make sure lang po na updated ang GCash application nyo sa Google Play Store. At dapat, nakaready na rin po yung screenshot na may nakalagay na "We are verifying your account." At kapag okay na, ay buksan na po natin ang ating GCash account. Marami nga po ang namomoblema katulad ko na lumagpas na nga po yung 7 days or mas matagal pa pero hindi pa rin po fully verified yung GCash account ko. At kung nakikita nyo po ay nasa basic level pa nga lang po yung GCash account ko at mamaya ay fully verified na po yan. Kaya ang next step na gagawin po natin ay pindutin lang po natin yung help na nasa baba. And after naman po niyan ay pindutin lang po natin yung get fully verified na nasa unahan. At ngayon naman po ay mapupunta po tayo dito sa GCash Help Center. Dito po sa may GCash Help Center makikita natin yung mga requirements sa pag-fully verified katulad ng mga valid IDs na pwedeng ipasa kay GCash. Kaso ang problema nga po natin ay nakapagpasa naman po tayo ng ating valid ID pero matagal nga po ma-fully verified. At syempre may solusyon na po tayo dyan. Puntahan lang po natin tong need more help na kung saan makikita natin yung mga different issues sa GCash account natin at kung ano nga ba yung solusyon. So dito makikita po natin yung application is still in pending, we are verifying your account. Based nga po kay GCash ay normally inaabot lang po talaga ng within 7 days para ma-fully verified yung isang GCash account. Pero dahil nga po sa sobrang dami nagpa-fully verified ay nagkakaroon po ng delay. At nandito na nga po yung solusyon. Kung lumagpas na nga po ng 7 days at hindi pa rin fully verified, click here to reach out to us. Pindutin lang po natin yan. At mapupunta po tayo dito sa pag-submit ng ticket na kung saan may sasagutan po tayong form. Ang unang sasagutan po natin ay ang pagpo-provide po natin ng ating email account or email address. Dito po sa may email address ay just make sure lang po na active at nabubuksan nyo po yung inbox ng email account nyo na nilagay nyo po dito. Diyan po kasi sa email account na yan magsisend ng notification and update si GCash. At pagkatapos po natin sa email account ay punta na po tayo dito sa GCash registered full name. Ang simpleng advice ko lang po sa inyo dito sa ating full name ay dapat parehas po yan sa valid ID na pinasa nyo po kay GCash. And also, dapat kayo po yung may-ari ng valid ID na yon. After po natin dito sa may GCash registered full name ay mag-proceed na po tayo dito sa country. So hindi na po tayo mahihirapan dahil nasa unahan na po yung Philippines. After naman po niyan ay i-make sure lang po natin na ma-double check po natin kung tama nga ba yung mobile number o yung number ng SIM card na nilagay po natin dito. At kapag okay naman na po ay mag-proceed na po tayo dito sa your account type. So dito may apat pong pagpipilian. Yung una, regular account, go overseas account, GCash junior account at partner account. So dito ang pipiliin ko po ay yung regular account. At proceed na po tayo dito sa ID submitted for verification. Ano nga ba yung pinasa nating valid ID? At dito, makikita po natin yung listahan ng mga valid ID na pwede pong ipasa kay GCash. Kung ikaw ba ay nagpasa ng PhilSys or National ID, driver's license, SSS, passport, voter's ID, pag-ibig, postal at yung iba pang valid ID. So dito ang pipiliin ko po ay yung National ID dahil ito po yung unang pinasa ko. After po nating mapili yung valid ID na pinasa po natin kay GCash ay mag-proceed na po tayo dito sa date of last KYC attempt. Yung date na ilalagay po natin dito ay yung date kung kailan nga ba tayo nag-try na mag-fully verified ng ating GCash account. So pwede nyo pong ilagay dito yung exact date or estimate date kung kailan nga ba kayo nag-try na mag-fully verified. So dito ang nilagay ko pong date ay yung last week dahil nakalipas na nga po yung 7 days at hindi pa rin fully verified yung GCash account ko. So dito may makita po tayong checkbox dyan na may nakalagay na screenshot of transaction or error prompt. So dito pindutin lang po natin yung checkbox na yan. Bakit nga ba? Dahil nga maya nga po ay magpapasa po tayo ng katunayan or proof na hindi pa nga rin fully verified yung GCash account natin at may nakalagay na "We are verifying your account." And after po nyan ay pwede na po tayo maglagay ng concern natin dito sa may description box. So dito ang ilalagay lang po natin ay "Hi GCash, I want to follow up my fully verification request on my GCash account.
kindly help me to fix my pending verification request last week. It has been 7 days already but still, my account is not fully verified. Thank you. At kung nakikita nyo po dyan, naglagay po ko dyan na 7 days na nga po ang nakalipas at hindi pa rin po fully verified yung GCash account ko. Pero syempre, pwede nyo pong baguhin yan at nakadepende na po yan sa kung gaano nga ba katagal na hindi na po fully verified yung GCash account nyo. Again, pwede nyong ilagay kung 7 days, last 2 weeks, 3 weeks, last month, 2 months, or mas matagal pa. Depende na po yan sa inyo. At para mas mabilis kayo makapaglagay po dito at hindi na po kayo mahirapan, ay ilalagay ko po yan sa may pinned comment section sa baba. Yes, pwedeng-pwede nyo pong gayahin kung ano nga ba yung nilagay ko dito para hindi na po kayo mahirapan. Nandyan po yan sa may pinned comment section sa baba. After po natin mailagay yung concern natin, ay pwede rin po tayo mag-attach ng proof or katunayan na hindi pa rin po fully verified yung GCash account natin, na kung saan magpapasa po tayo ng screenshot na may nakalagay na, "We are verifying your account." At para maipasa po natin yung screenshot na yon or katunayan na yon, ay pindutin lang po natin yung add file na nasa baba. So dito after po nyan ay madadirect po tayo sa gallery ng ating phone. Hanapin lang po natin dito yung file or screenshot na yon at i-attach lang po natin. So dito mag-upload lang po yan at hintayin lang po natin yan. At kapag ganyan na po yung itsura at may file type na po dyan or may file na or screenshot, ay okay na po yan. Naka-attach na po yan dyan. Ang huling reminder ko lang po sa inyo ay just make sure lang po na malinaw yung screenshot na ilalagay nyo po dito para syempre malaman po ni GCash. And also, wag po natin kalimutan na i-double check po lahat ng sinagutan po natin dito sa may form at kapag okay na, ay pindutin lang po natin yung submit na nasa baba. After po natin masubmit yung ticket or concern natin kanina, ay kailangan po natin maghintay ng 1 to 2 days. Bakit nga ba? Kaya po tayo nag-submit ng ticket or concern natin para ma-follow up po yung request po natin sa pag-fully verified. At dapat maintindihan po natin na dahil nga maraming may problema sa kanilang GCash account, ay medyo matatagalan po ito. Kaya nakadepende na po talaga yan sa review and approval ni GCash. Ang kadalasang problema kaya matagal ma-fully verified yung GCash account ay dahil po sa valid ID na sinubmit po natin. Possible po kasi na yung pinasa nating valid ID ay malabo, expired at hindi po sa iyo mismo. At ayun lang po yung simpleng steps na pwede nyong gawin at sundan para masolusyonan nyo yung problema nyo sa pag-fully verified. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo rin i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at tabadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang mahiwagang notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love.